Yo, what's up? Ngayon, sisimulan naman natin ang pag-ikot sa aming outside of accommodation. So, ikot tayo sa deck namin. Ang tawag dito is Monkey Island. So, nandito yung rudder mast namin. So guys, tara, baba tayo. Ito yung port side bridge wing. Ito naman ang starboard side bridge wing. Ito ang aming pre-pole lifeboat. Ito ang aming life raft, port side and starboard side. At ito ang aming rescue boat. So guys, andito na tayo ngayon sa main deck or upper deck ng barko. Iikot tayo, papunta tayo sa forward or proa. Ito naman, yung nakikita nyo na to, yan ang aming BWT room, ballast water treatment. So hindi na namin kailangan mag-change ng ballast water. Bago ka makapasok sa loob, double door yan kasi para safety. Kasi 440 volts ang mayroong kuryente sa loob. Ito na ang loob ng aming BWT. So guys, ito naman ang aming manifold area, port side manifold. Ito ang tinatawag na midship area, ang aming sample locker din. So guys, ito ang aming balat sa mushroom bin. So ito naman ang aming firewire sa tanker, meron kasing firewire. Nilalagay namin ito, nire-rig during cargo operation pag nasa pierto. Meron ding life raft sa forward. So guys, ito ang aming windlass. So nandito ang aming anchor cage. So ang tinatawag na windlass. Ito naman yung forward mast. Ito ang view sa aming forecastle or proa or forward. Yan yung mga tawag. Ito ang view ng aming barko simula dito sa forecastle. So ito ang aming mast riser. Sa tanker meron yan. Ito ang individual na PV bulb. Sa bawat tanker meron. So hanggang up. And ito ang aming natawag na midship crane. So guys, ito naman ang aming boson store. Bago tayo pumasok sa loob, kailangan nating i-ventilate ng minimum of 15 minutes para safe tayo.
ito na ang loob ng aming Boson store. Ito ang mooring winch. Ito yung entrance ng cargo tank kung papasok kayo pag mag-tank cleaning. So dito sa barko na to, ang bomba namin, ang cargo pump is Framo. So port side and starboard side siya. Tanker, puro cargo line yan. Ganito itsura, kaya hirap maglulusod. Lagi kami nauntog, buti na lang naka-helmet. So, ito naman yung aming starboard side manifold. Guys, ito naman ang up station. So, yung kaninas sa proa, yun ang forward station sa may Boson store. Ito naman ang up station. So, guys, ito yung paint store natin. So, buksan natin. Bago tayo pumasok, i-ventilate muna natin. Minimum of 15 minutes for the safety. Kasi may mga toxic chemical sa loob na masisingaw tayo o may inhale. So ayan, nakaroon na tayo ng 15 minutes. So pwede na tayong pumasok. Silipin natin sa loob. Yan yung mga pintura na ginagamit namin para gumanda yung barko. And ito naman yung aming emergency station at soapy placker. So, nandyan sa loob guys yung mga oil spill equipment. In case na magkaroon ng oil spill, dito kami tatakbo, kukuha. At nandito rin ang firefighting equipment. So guys, last one na lang. Silipin natin ang emergency generator. So nasa 8x siya. Akyat tayo. Ito yung aming emergency generator. So guys, andito na tayo sa loob ng emergency generator. Yan. Ito yung motor. So automatic siya at manual. So pwede mong ilagay manual or automatic. Pero lagi siyang naka-automatic. Once na hindi siya mag-start, saka mo lang siya i-manual. So purpose niya, pag nagkaroon ng blackout sa engine, sa main engine, so walang power ang barko, ito ang gagamitin. Yon guys, naikot na natin yung outside ng accommodation namin, yung main deck. And kung hindi nyo napanood yung aking engine tour, please check nyo na lang sa description ko, andun yung link, engine tour at saka inside accommodation tour. So, paano? Hanggang dito na lang muli. Maraming salamat sa panonood. Please, kung bago ka sa channel na to, subscribe ka na and click the notification bell para updated kayo sa mga bagong video ko. So, thank you for watching. Bye-bye.